Hello po! Kumusta po kayo? Sana maayos pa inyong kalagayan. Sa ngayong araw, ngayon po ay magbubukas ng mga binili ko po sa Shopee ng mga tools na pwede ko pong gamitin sa aking trabaho. So, ang concept po natin sa unwrapping natin ngayon ay mga kagamitan na pwede kong magamit sa artificial insemination preparation. Ayan, buksan na po natin. So, ito po ang tinatawag natin na tweezers. Long po siya. At ang dulo po niya, corrugated din naman po. Okay, pero hindi po siya kasing lalim ng yung madalas natin na ginagamit pag nagsa-surgery po. Ito naman po yung curved long tweezers at ang dulo po naman niya ay meron pong corrugation. Okay? Tapos ito naman po yung tinatawag nating dial type thermometer na kadalasan ginagamit po natin sa pagluluto. Ang haba po ng ating long tweezers na to ay 30 cm. Stainless steel po siya. At ito actually ay mas kagamitan na ginagamit nila sa mga aquarium. Kaya lang, naisip ko na pwede ko din naman siyang magamit sa pangkuha ng mga straws ng similya sa loob ng liquid nitrogen tank. Lalo na po ito. Okay? Kasi mahirap po sa totoo lang makahanap ng ganitong mga kahahaba na mga tweezers na pwede po natin magamit sa pagkuha po ng similya sa galing sa mga liquid nitrogen tank. So, naghanap po ako ng isang pwedeng maging kapalit, kaya ito po ang aking nahanap. So, medyo mura lang naman po siya, kaya very available din po siya. So, hahanap na lang po kayo na yung pinakamahaba na pwede. So, sa ngayon, ang nahanap ko po ay 30 cm. Tapos, dito naman po, ito ay ang stainless steel pocket probe thermometer na madalas pong ginagamit sa pagluluto. So, pag nagluluto ng steak, tsaka mga nagbe-bake po ng mga cake, ito yung mga pwede natin gamitin. Kaya ko po ito naisip bilhin kasi kailangan pong malaman natin yung tamang temperatura ng iniinit po natin na tubig para po pagso ng similya na frozen. At kadalasan po, yung meron silang parang isa po siyang rectangle na parang packet lang siya na thermometer na parang ganyan, na maliit, no? Thermometer sheet. Kaya lang, hindi po siya highly available dito sa atin at kailangan po pa muna siyang i-order abroad. So, naisip ko, bumili muna ng isang pwedeng gamitin na alternatibo para doon. At ito po yung naisip ko. So, yan. Pen type po siya. Gawa din naman po siya ng high quality stainless steel. Mabilis po ang kanyang pag-reading. Tapos mabilis din po ang pag-check kung ano po yung nagiging kalabasan na temperature. So convenient po siya kasi ipapasok lang po natin siya dito, pen style. Tapos kunyari po meron tayong baso, dun lang po natin siya ilalagay. Tapos pwede po natin i-clip dun sa may baso para mas hindi po siya gumagalaw. So titingnan po natin dito. Sensitive po yung probe niya dito sa dulo, tapos ito pong nasa ilalim, kaya po sa sharp, kasi kung sakaling sa pagluluto po kasi, kailangan po natin itong itusok doon sa binibake natin na cake o kaya sa steak, kaya kailangan po siya ay matulis dito sa baba. Pero sa ating paggagamit sa AI, hindi naman po yung kinakailangan na kailangan matulis dito. So, wala naman pong kaso yon. Pero ang sensitive po na probe, ayan, nandito po siya dito sa dulo. Lightweight po siya, ang kanyang dimensions ay approximately 135 millimeters by 26 millimeters. Ang pinapakita po niya na display po dito ay 10 degrees Celsius to 100 degrees Celsius. O kaya po 0 degrees Fahrenheit to 220 degrees Fahrenheit. So ang kulay po niya ay silver, kaya maganda po siyang tingnan. Tapos yung pen type, meron naman pong makikita tayo ay kadalasan red po yung makikita natin dito. So dial pen type po siya na thermometer.
So meron tayong dalawang reading. Yung nasa pangloob po, yung Celsius, at nasa panlabas naman po ay Fahrenheit. So ayan, excited na po ako dito sa mga bago ko pong napamili na makakatulong sa akin na mas mapaganda ang aking serbisyo sa paggagawa ng AI. Ayan, sana marami po kayong natutunan sa vlog na ito. Kung kayo man po ay isang AI technician o nagbabalak na gumawa o magbigay ng serbisyong ganito sa ating mga magsasaka, mga farm owners, sana po nakakuha kayo ng magandang idea sa alternative na mga gamit na hindi po available dito sa Pilipinas. Huwag niyo pong kakalimutan, i-like po ang vlog na ito. At kung meron po tayong karagdagan na makatanungan, isulat niyo lang po sa comment section. At syempre, huwag naman po sana kayo magtipid. Sana po mag-comment din po kayo, lalo na kung kayo ay nasiyahan sa vlog na ito. Hinihingi ko din po na i-share nyo ang itong vlog at ang aking channel para mas marami din pong matutunan ang mga kagaya nating nasa industriya ng pag-aalaga ng mga hayop. At sana po mag-subscribe din kayo para masaya po tayo lahat. Hanggang sa muli po, maraming salamat. Ito po si Dr. Maying Pilapil-Amante. Paalam!